Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Katrina Llegado at narito kami upang maghatid ng updates, announcement, reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, November 23, ang ating tatalakayin ay ang vaccination announcement for non-residents working in Taguig, violations report, COVID-19 case updates at vaccination updates sa lungsod ng Taguig. Isang anunsyo para sa lahat na nagtatrabaho sa Taguig, magparehistro na sa Trace at makiisa sa ating hangaring ligtas na pagbubukas ng ekonomiya tungo sa new future. Para sa individual scheduling ng mga residente, mag-login sa inyong Trace account or pumunta sa Trace kiosk sa ating mga barangay halls. Para sa group scheduling ng mga residente at hindi residente, ang mga focal person ng Taguig-based companies ay kinakailangan magpadala ng mga requirements sa COVID vaccine at taguiginfo.com at maghintay ng tawag mula sa Taguig Vaccination Task Force. Ano pa ang hinihintay ninyo? Tara na at magpabakuna na sa Taguig. Para naman sa violations report, narito ang violations report as of November 22, 2021. Para naman sa COVID-19 case update, nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of November 22, 2021. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of November 22, 2021, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose at mga bilang ng individual na fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Mariing hinihikayat ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at ang mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 18 pataas ay maaari na magparehistro para sa vaccination. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Patuloy ang pamahalang lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong protektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Palagi magsuot ng tamang face mask at kung kinakailangan, magsuot din ng face shield, panatilihin ng isang metrong physical distancing, maghugas at mag-disinfect ng kamay, at iwasan ang matataong lugar. Ang Taguig rin ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating mga hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number 8789-3200 at mobile phone number na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines rin ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede ninyong tawagan. Pinapaalalahanan ng Taguig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa Taguig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE. Pumunta lamang sa trace.taguig.gov.ph, mga TRACE kiosk sa inyong barangay o sa pamamagitan ng house-to-house registration at habang hinihintay ang inyong kategorya na magbukas, ang Trace app ang magsisilbing basihan para sa pagpapabakuna. Para naman sa ating mga latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.taguiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 2 at sumunod sa mga alituntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si Katrina Llegado at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.